Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Joanne. Ang pintistang OGT ng Camarillo-Sur Polytechnic College ay magbibigay sa inyo ng isang kwentong kapupulutan niya ng aral. Bago tayo magsimula, maitatanong muna ako sa inyo. Nakakita na ba kayo ng saging? Wow! Nakakain na din pa kayo nito? Ang sarap! Tamang-tama! Samahan niyo ako sa isang kwentong pinamagatang Alamat ng Saging na isinilaysay ni Boots Agbayani Pastor at iginuhit naman ni Gary Autensio. Hatid sa atin ng Lampara Books. Tara! Simulan na natin! Maraming taon na ang nakararaan mula nang mamuhay sa isang malayong lugar sa Pilipinas ang isang mabuting pamilya. Si Aling Paz ang ina, si Mang Pedro ang ama. Si Juana ang kanilang nag-iisang anak. Lumaking maganda si Juana. Maraming kalalakihan sa kanilang nayon ang nagnanais na mapangasawa siya. Naguunahan ang mga ito sa pag-akyat ng ligaw sa kanilang bahay. Noong bandang huli, ang pinili ni Juana ang pakasalan sa kanyang mga maniligaw ay ang binatang si Agapito. Galing sa malayong lugar si Agapito. At sa paglalakbay nito, ay pinili nitong mamirmian sa nayon ni Juana. Isa ring magsasaka ang binata, katulad ng ama ni Juana. Matangkad ang binata, kayumanggi ang balat nitong laging nakabilad sa araw. Matipuno ang mga braso nito. Ang mga daliri nito sa kamay ay mahahaba at siksik. Itinakda ang kasal ni Juana at Agapito sa susunod na kabilugan ng buwan. Ang hindi nila napagtanto, may mga taong hindi marunong tumanggap ng kabiguan. Isang gabi ay dinalaw ni Agapito si Juana. Naupo sila sa tabi ng bintana at doon sila nagkwentuhan. Pusikit ang dilim sa bakuran. Maraming gabi pa ang lilipas bago dumating ang kabilugan ng buwan. Hindi na malaya ni Juana at Agapito ang pagsulpot ng isang di kilalang lalaki sa bakuran. Sumugod ito sa bintana at iniunday ang hawak na gulok sa brasong ni Agapito na nakapatong sa pasimano ng bintana. Agad ding nawala sa dilim ang salarin. "Aging!" sigaw ni Juana nang bumagsak sa sahig si Agapito. Sapo ni Juana sa kanyang kandungan ang nag-aagaw buhay na si Aging. Bago pumanaw ang binata, ay nagbili nito kay Juana. "Kunin mo ang aking puso mula sa aking dibdib. Kapag wala na ako, ilibing mo kasama ng aking braso." Wika nito. Sinunod ni Juana ang bilin ni Aging. Inilibing niya sa isang tahimik na bahagi ng kanilang bakuran ang puso at ang braso nito. Isa sa mga naging maniligaw ni Juana ang biglang naglaho sa nayon. At ito ang hinanap ng mga may kapangyarihan. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, laking pagkamangha ni Juana nang isang umaga ay nakita niya ang isang kakaibang puno sa lugar kung saan inilibing niya ang puso't braso ni Aging. Halos kasintangkad ni Aging ang halaman. Nahuli ang salarin at nilitis. Biniligan ng diniligan ni Juana ang mahiwagang puno. Isang umaga, isang buko ng hugis puso at kulay puso ng tao ang sumibol mula sa ubod ng dahon nito. Di nagtagal, sumibol ang mga bunga mula sa buko ng mahiwagang halaman. Mga mahaba at siksik na bunga, kabit-kabit sa mga piling. Walang pinagkaiba sa mga daliri sa kamay ng isang tao. Ang mga piling ay nakakabit sa buwig na tila isang matipunong braso. "Aging!" sambit ni Juana. Naalala niya, hindi lamang ang puso kundi ang mga matitipunong daliri sa malalaking kamay ni Aging. Ang salarin sa pagpatay kay Aging ay ikinulong. Bilang sagisag ng pagtatanggi niya sa kanyang kasintahan, tinawag ni Juana ang mahiwagang puno at ang mga bunga nito na saging. Mula sa malambing na pagtawag niya kay Agapito,
na aging. Yan! Kaya mga bata, huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa niyo, ha? Di tama yun! At dyan nagtatapos ang aking kwentong pinamagatang, Ang Alamat ng Saging. Muli, ako po si Ate Joan na nagsasabing, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwentong kapupulutan niyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!